number 1, blue side ng Onyx PH, red side naman ng Archangel Escalera for the Ling. Saks siya naman sa kanyang Claude Eason for the Atlas Keke para sa Farsat Ninja Kila sa kanyang backshot. At para naman dito sa side ng Archangel, I mean ng Onyx PH, ladies and gents, Kun ang gagamit dito ng carry. Yuki naman for Cho, Anak for this Hylos, Jay for this Natalia, at Krysia for Esmeralda. Heto na mga kaibigan, unang bakbakan si Anak, half-life kaagad. Mga best of si Eason, ganun din. Pero yun nga lang, na-stun dito ang Hylos, trying to escape for that engagement. Pero ako po, sa tulong ka talaga lang. Pwede, buhay na buhay. Alam, tulong ng pang-Captain America niya. Yung binabato niya yung shield niya. Nakita mo naman doon, pero yung top lane natin dito. Naku ha, si Yuki nag-aabang lang. Opo, may pang-BMI out yan. Easy ka lang. Easy Bugatti. Chillings, chillings lang. Wala mo nang laban. Nandito ako para mag-farm lang. Hindi makapag-away sa'yo. Parang gano'n. Pero ops, Ninja Kayla, magalaking tulong to. May execute yan. Sir, may execute yan si Jay. At siguradong ibibigay niya. At first blood has been taken by Onyx PH. Yun, nako mga kaibigan, dito magaga ang first blood natin. Sabagay, execute yan. Yan ang mahirap dito pagka naka-execute yung kalaban. Anytime soon, pwede kang first blood din yan. If ever na naipag-microhan ka o na-engage mo masyado yung bakbakan nila. Pero this time, nako, the lead, first lead or first kill will go to Onyx PH. Saka yung execute na yun, natalab sa ano yun, sir, sa may shield. Hindi, ano, hindi na si shield na yun. Yun, Oh, pure damage tama. Talaga yun. Pero oops, napatalon pa nga si Escalera doon. Munti kang pang mapatay. Mm-hmm. Grabe naman yung knock-up doon by this throw. Or feeling ko si Dilarte. Oh, feeling ko si Dilarte. Pero tingnan natin dito, mga kaibigan. So, sa top lane, naku po, objective na naman si Escalera. So, aangat at aangat yung kanilang pera pagka nagkataon. Pero 1-0 yun para sa Onyx PH. Maglaglag lang talaga magtutuloy-tuloy na makakapatay si Jay dito. Kasi katulad ng sinabi natin, early stage, pwedeng siya yung ano eh, siya yung manggangster ang manggangster eh. Oo, tama ka nga dyan. At yun nga lang si Yuki doon, na nadali lang din. Ladies and gents, for this time around, nakabawi naman ng Archangel against the Onyx PH. So far, di pa natin nakikita kung sino talaga ang makakuha ng lead ngayon talaga dito sa early stage ng game. Archangel hindi rin papatalo against Onyx PH. Ayun, si Saksa, focus farm lang muna. Kalmahan lang. Level 2 pa lang din, pero level 6 na rin pala si Kun. So okay na rin yung damage sa kaya niyang ibigay. Level 4 naman, si paring Saksa, nasundo sa technique, pero keke, for the baka, para nga naman hindi mapatay, pero Escalera. To save the day? Hindi, na ano pa? Nagkamali ng ano ng pinasukang liga. Napunta doon sa may mga tao pala doon, sakto yung dating niya doon sa dito sa wall na to eh. Halos hindi na inabutan ng cooldown ng pangkanyang second hoop. Pero wala eh. Ito na naman sa middle lane, ganun din si Saks sa level 4 pa lang. Level 4 pa lang, medyo gap nga siya dito with the two levels. Pasok in. Naku po, ito na si Jay, napatay kaagad. Naku po, ito din si KK with that feather airstrike. Backup lang din si Krisha coming from the bot lane. Si Anak wala nang buhay, and another one. Saks will go down. Ito to sa bilang banda si Ninja Kila, naiwan na lang din sa Dreams, and yun, will go down as well. Ako po, uy ba, invade pa yata, invade pa, pwede. Aray. Invade nga, Tempest of Blades ang nailapag, parang nga naman dun, pero Fatal Links ang nag-connect sa isang player. Yuki, mabubuhay pa din, pero yung damage na kayang ibigay ni Kun is solid na. Mm-hmm. Pwedeng-pwede nang pumalag, pero nga dahil baka magkaroon pa sila ng error, disengage na lang yung magkabilang team. Pero si ano dito, si Krysia, tuloy-tuloy yung pagpa-farm, mahirap yan. Esmeralda yan. Tama. Mamba-burst at mamba-burst yan. Makapag-holy crystal lang yan. Naka-magic siya zero pa siya dito. 0-3 na siya. May 3 assist na siya. 0-3 tuloy. 3 assist na rin siya dito agad. So, nakita niya man. Nagbisabihin sa engagements or sa clashes. Nagpaparamdam din siya kahit papano. Ito, look at this. Naku po, ginamit ng Glorious Pathway just to save that Jay. Pero si Jay, saan pupunta? Naku po, eto. Huli ka, Balbon, Kiki. Pero yun nga lang, nakap lang din doon mula kay Yuki. Sabay disengage. Medyo walang napala ang Onyx PH. Same as Archangel as well. Wala ding nakuhang casualty for that rotation. Pero okay lang. At least na hindi nadagdagan ang casualty, kumbaga. Vision lang daw. Oo. Pero speaking of vision, papatay pa nga din si Jay. Grabe naman yung patience dun. Nakita mo yung pag-aantay niya na may magkamali sa team ng Archangel. Pero ito, nawala na naman siya. Titignan natin kung sa mapupunta. Nakaramdam na doon at naputukan ng isang Atlas bottom lane ang magiging sagot. Wala nang masyadong mana yan si Krysia. So, Esmeralda dito. Mahirap nga naman. Nakatapat niya yung pangontra sa kanya. Ano nga naman makakuha ng shield dun kung every single time babatuhan kanya ng babatuhan ng first skill niya? Oo nga, no? Isa sa first skill or second skill. Mahirap-hirap nga yan. Esmeralda, tapos Baksha. Mahirapan din yung ano dyan. Patas lang din na sila.
Pwede din. Kaso, ang pinaproblema ito, yung ano, yung Captain America ni Ninja Kila. Pero speaking of, na kung pumasok si Kreisha doon, laban sa tatlo, baka di niya in-expect na may tao pala din doon sa bush, pero makakatrade pa rin yata Ninja Kila dito. Wala nang buhay. Onyx Jay, na oy, nahanap siya dito. Ayan ng Natalya. Execute! Execute! Boom! Yata, Happy Ballers, mga kaibigan. Ito si Kreisha, buhay pa din. Ito na, tabutan na lang ng backup. Mga kaibigan, binakapan na ang backup. Si double kill pa para dito sa Natalya with the 5-2 score. Tatlo ang daba doon sa Archangel. Sila yung gagank eh. Sila pa yung nagank. Sila pa yung nagank. Sila pa yung napaday. Tatlo. Ang ano doon. Yun kasi yung ano, yung magiging problema din. Kasi may first tower pa siya. Mm-hmm. Eh, pinasok. Akala kasi nung ano, nung Archangel dito is kaya nilang burstin yung Esmeralda. Hindi nila ina-expect na meron din backup dito si Jay. So, walaking tulong din para sa kanila. Lalo na yung execute niya. Nakita mo naman, oops, Ninja Kila pa nga ang nabigyan. Napunta pa kay Kun yung kill na yun. So, dire-diretso talaga yung ano, objectives. Kumbaga, tuloy-tuloy na yung nagiging errors dito for the Archangel team. Tama, Ajan. And the objective wise lang din naman, Onyx PH was able to secure towers na. Tatlo na nga, kung tutusin ko, pang-apat na nga to sa bottom lane. On the other side, Archangel, hindi pa nakakabasag dito ng tower against the Onyx PH. And for that, ang laki tuloy ng vision or map vision ng Onyx PH against this Archangel. No. Grabe naman si Yuki. Oh. Pagka nakita niyang bumaba to, magkamali ka ng baba, magkamali ka ng lipad, sisipahin ka niyan eh. Kasi nandito rin si Jay, oh. So kung sakasakali mang bumagsak yan, bumaba yan, iba burst down nila yan, may execute pa rin siya. Patingin yan ang item ni Jay, bakit parang dun sakit na? Yung? Heptasis na nga talaga yung una niyang binild. So kung damage na damage, okay na din, pero 5.7k pa lang, pera ng isang carry. So sunod na dito is the Golden Staff. So cry siya naman ng Feather of Heaven. Oop, nanakap po yung dalawa. Napakagandang setup nga naman nun. Pero nahuli si Yuki. Kundi to, for that damage, patay pa rin ang isa sa mga players. Pero pinalabas na ang kanyang Takoyaki. Pero anak dito, buhay pa din with the glorious pathway. Nalaban pa rin si Paring Kun. Susugurin yung dalawang players. Pero may super kariton sa middle lane. Mukhang aalis na nga lang din yung tropa bottom lane. Kumukuha din si Ling ng objectives dito. Mm-hmm, tama ka, Jen. And eto na lang din, mga kaibigan. Pupunta naman ni Natalya. But ako po, Onyx PhD dito, napakalalim na rin nila halos o kayang-kaya nilang gangster rin ang Archangel in terms of pushing capability. Muntik na mabasag ang tier 2 tower dito sa top lane, but still na-depensahan din naman with the Feather Airstrike coming in from this far sa Escalera dito, trying to escape against 2. Hinahabol siya, alam niya, ramdam niya. Pinasok pa ng ultimate, syempre kagad doon to escape that one out. Pero to, nagkakitaan na naman yung blue buff at tatanggalin niya ata kay Ling. Ladies and gentlemen, naku po, that's gonna be a problem for Ling. Ang hirap niyan lumaban kapag wala kang blue buff. Ito na, Glorious Pathway, nilapag na, mga kaibigan. Pero sa bilang banda si Yuki, flicker out, pero naku, walang kawala, there's a Ling. Naku po, coming from behind, yata, Happy Ballers na pala. Ang lalim nga ni Yuki doon, tas malayo siya sa teammates niya. Naibigay lahat ng skill. Naibigay lahat ng skill ng tropa ng Archangel nang wala nagiging, ano, doon merong naman isa naging casualty, pero naubos lahat ng skill nila para nga naman doon sa isang hero na yon. Pero uy, killing spree na naman si Jay dito. Yun yung sinasabi natin, pag maganda yung pinapakita na galaw ni Jay ng early stage of the game, plus Kreisha killing that Claude for the bottom lane. Meron pa ngang isa, Tempest of Blaze, na ilapag. Pero Onyx Jay for the backup dito, gusto niyang patayin ang isang Ling. Pero keke, mukhang magdivision lang para nga naman makita nila kung saan manggagaling. And hindi na sila magkaroon pa ng susunod na error. Diba? Tama ka nga dyan. And for this, 12-4 ang ating score. 9-minute game time na rin naman tayo this time around. Eto, look at this item. The Farms of Car here. 7.5k kagad. Compared kay Claude na 4.5k lang. Halos 3k ang diferensya nila. Isang core item na yun. Mga bestie of Demon Hunter Sword pa lang din kay Claude dito. And si Car dito, pabuna ng Thunder Belt. So, naku, Glorious Pathway na, ilapag na, Ninja Kila will go down. Pero uy, Tempest of Blades plus the Fatal Links has been connected for the team. Onyx PH, Saksha mapapatay na rin doon. Jane, naku, securing the kill para kay Saksha dito. Grabe nga naman ang gawang trabaho ni Jay dito. 3-4-2 trade para sa Archangel and sa Onyx PH. Pero sobrang commend ng ginagawa ng isang Natalya dito sa larong to. Exactly. Napipigilan yung pag-uwi. Kumbaga, wala na silang buhay eh. Siyempre, bilang Natalya ka, secure mo na yung kill.
Tama ka dyan. At mga kaibigan, ubus na ang outer turrets dito ng on ng Archangel. Pero mukhang gusto pa yatang kumuha sa top, pero it's a no. I think they'll be waiting for a lord dito kung sa-asaaling gustong tapusin na to ng Onic PH as much as possible. For the first spawn ng lord, kunin na nila agad. Huwag na lang hintayin na mag-enhance. Pero pwede naman din, mga kaibigan. Ito na, lalaban. Whoa! Hindi nagbibiro. 3-man knock-up na naman, mga bestie wap. Yun nga lang si Yuki. Wala na naman buhay na. Palalim na naman, pre. Ninja Killa trying to escape for that one out. Here comes Saksa. Grabe naman, si Krisha din doon, mga kaibigan. Grabe. Uy. Grabe yung damage na kayang lahat ibigay ni Krisha dito. Falling Stormmoon connected sa tatlo plus the knock-up dito ng isang Yuki. So talagang sulit na sulit yung kaya nilang ibigay. Pero eto na naman, si paring Jay trying to kill one of the players ng Archangel. Mm-hmm. So, yung vision na kayang ibigay ni Jay, na parang natatakot na yung team ng Archangel na lumabas kasi kaya niyang patayin si Saksa, kaya niyang patayin si Escalera, kaya niyang patayin si Keke. So, nahihirapan sila ngayon for this one kasi pressured eh. All lanes has been pressured for this one. Mm-hmm. Plus, the ano yung ano pa, Sanctuary Lord open na din. Pwedeng kuhanin. Sabagay, 1 minute na lang din. Huwag na muna nilang kunin. Hintayin muna nila siguro mag-enhanced lord to for a 12-minute game. Para may pangpalo na, no? Para panggulat na rin, para mag-hayahay na buhay. Especially sa top lane, baka isang ampas na lang yan ng lord if ever na mag-enhance na nga din siya dito for the 12-minute game mark natin. Ladies and gents, eto na. Naku po, post request. Uy, sino yun? Si Atlas. Lipat mo muna kaya direct yung scene sa ano, sa... Hindi, okay na yan. Sige. Grabe. Baka kasi mamaya mag-ano. Hindi, okay na yan. Okay, sige. Oh, grabe naman din mga kaibigan. 16-7 ng ating score dito. And wala eh, la mga Onic PH for this moment. And feeling ko Lord na lang hintay na ito eh. Oh, kasi sapat na rin yung damage ni ano ni Esmeralda to burst all of the players ng Archangel dito. Kasi nakita mo kanina, yung apat na yun, kayang-kaya niya, ang kapal ng shield eh. Mm-hmm. Diba? So, eto na nga, mabalik tayo sa laro. Kakatapos lang ng post natin dito. Pero, kita mo naman si Madam B. Mm-hmm. Yung positioning niya doon. Pero, uy, nilikuran pa nga. Plus, the Blazing Duet para nga mapatay ang isang Esmeralda dito. Jay naman, manggagaling sa back lanes. Gusto niyang hulihin yung isa sa mga players. Pero, oops, may nahuli sila dito. Tang pa nga, Eason, Fatal Links has been connected. Pero, patay pa rin. Sa carry, mga kaibigan, Ninja Killa, running out of life. Aalis na nga lang. Pero, may objective na naman na kinukuha ang team ng Archangel dito sa mid lane. Onic Jay, tatry nga naman. Napilitang tumalo ng matindi. High jump. Takas lang mga besties. Delicates pag nahuli pa siya dito. Nasa crucial stage na sila ng game rin. So magkamali. Sure ball. Talo. Ang Archangel. Pero pag ang Onic, paisa-isa lang. Eh siyempre sa bagay, si ano yun eh. Si, speaking of Escalera, we're talking about Escalera. So pero for Onic, pagka namatayan dito or nalagas-lagasan sila, makakabawi ang Archangel. Pero hindi para ikapanalo nila agad din. Ikakabawi lang dun sa nangyayaring pressure ngayon. So, kumbaga makakawala sila dun sa pressure na binibigay ng Onic PH. Yun yung maganda rin dito kung sakali makakapatay sila dito. Pero oops, may nakitang isa. Pinilit nila si Jay. Naku po, nakababa na. Si Escalera, sisipain pa, mananaka. Pero 10 peso blades na ibigay na wala na siyang pandage dito. So, pwede na magano, pwede na mag-Sanctuary Lord yung Onic PH. Which is ginagawa na nila ngayon kasi alam nila na hindi na magko-contest yan kasi naibitaw na nila lahat ng mga skills doon kay Yuki pa lang. Oo, kama nga dyan. Napaka-gravy naman din mga bestie ba. Pero eto na, Lord, sinisimulan na ng Onic PH. Nililibang-libang na lang nila ang Archangel dito para nga naman hindi sila maagaw-agawan if ever. Pero nakita ni Eason, naku po, ayun, finrehit siya. At kakaiba ang nag-Lord dito. This time, hindi tumulong din halos yung Marksman. Si Esmeralda ang nagsimula at tumapos ng Lord dito. So, ang hirap nga naman basahin nun kasi... Paano nga naman nila, may karing nakaharang. So pagka sumilip sila, baka free hit sila nung kari tulad nung ginawa nila kay Eason dito. Tama ka dyan. Pero speaking of kill, eto na naman ata ang magiging casualty doon. Muntikan lang kahit papano. Pero flick, nakita mo yung ginawa dito ni Yuki. Finlikeran niya si Ling. Pero medyo high jumper talaga siya. Nakatalon at hindi nga naman natamaan ng Way of the Dragon. Kasi tinatao na ngayon ng show yung Ling para wala nang pambusit, mapigilan or maprock niya agad yung Tempest of Blades para wala na siyang pandage kasi may pang knock-up pa siya. Tapos may pang Way of the Dragon pa.
So mapipilitan talagang ibitaw ni Escalera yung mga skills niya. Oh. Pag nabitaw niya naman yun, nandito na yung mga damage ngayon ng Onyx PH. Pasok in na para kay Esmeralda. Oh. No? Lagay na ng Glorious Pathway, lahat na. Ito na nga, speaking of Glorious Pathway, nilapag na lang din naman sa Blazing Dude. Escalera dun! Oh. Ayaw napilitan na nga gamitin din kagad ng Tempest of Blaze pero wala na rin buhay. Disengage, Ninja Kill has been taken down. Pero yung nga lang for a trade, napatay lang din. Uy. Si Kuya Chow natin na another one sa Aksa dun. Muntik na, grabe, loading ang buhay. Mga pare, pero Escalera dito ay madadali. Mega kill na para sa carry. Tuloy pa din ang boxing. Another one. Make it a maniac. But you know, ladies and gents, buko po. Ito pat laban. Saksa. Wala nang buhay. Pero yun nga lang with the mega kill as well. Para din sa ating Farsa. Pero yun, depensa sana. Pero wala na mga kaibigan with a double kill dito for Onyx PH pa. And for that game number one, will go to Onyx PH. Shoutout pala kay Ewe. Ewe.